Ito naman bakla man sa hindi ito rason upang hindi maging isang ama. Pinatunayan ni Tatay Rafael Sison na wala sa sexualidad ang pagiging isang mabuting ama. Panoorin po natin ang kanyang kwento. Bilang haligi ng tahanan, sinisigurado ng isang tatay ang pangangailangan, seguridad at pagmamahal para sa kanyang pamilya. Ngunit ang tatay na makikilala natin ay may hindi pangkarniwang sitwasyon. La elementary, high school, college, pinipila ako. Pero I never wear a dress like a girl, hindi ako nag-makeup. Kahit na iba ang kanyang sexualidad, tinanggap siya ng kanyang pamilya at nagpatuloy sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mga karelasyon sa kapwa niya lalaki, hanggang sa tumibok din ang kanyang puso sa isang babae at kanyang nakilala si Rogeline Sison. Maraming naging trabaho si Tatay Rafael, kaya naman hindi masukat ang kanyang kasipagan at pagmamahal para sa kanyang pamilya. Sa lahat ng racket, nilalakit ako event. And director, stage manager, yung mga corporate event, maraming kumukuha sa akin. So, yun yung mga pinagkukunan kong income para sa anak ko. Tapos itong family business namin, I'm handling this for 5 years. Ngunit sa kabila ng masasayang nangyari kay Tatay Rafael, naging mapait din ang takbo ng kanyang buhay. Una na dyan, ang pagiging biktima niya ng pangungutya at panghuhusga dahil sa kanyang kasarian. Sunod naman, ang hindi inaasahang pangyayari sa kanyang asawa na nakitaan ng bipolar disorder at hyperthyroidism na sanhi na kanyang pagpanaw noong 2018. At ang huli naman, ang pagkakaroon din ng sakit ni Tatay Rafael. Karoon ako ngayon ng sakit na may barado yung dalawang puso ko. Kaka 2 days ako lang last May 10. Tapos ngayon, nakita nga na namamaga yung puso ko. Tapos mahina yung pump, mas lalong humina. Kaya kailangan kong i-coronary angiogram on July 27. So, sabi ko, Lord, ito na naman. So, smile lang ako, Lord, kaya ko to. Nakamamangha talaga si Tatay Rafael na hindi nagpatinag sa mga hamon ng buhay. At kung ano man ang kasarian ni Tatay Rafael, tanggapin natin sila. Hindi dahil hindi sang-ayon ang ating mga nakikita, huhusgahan na lang natin ang mga katulad niya. Dahil gaya ng isang liriko sa isang kanta, minsan ay mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Sa akin dalawang anak, kay Richelle, alam mo naman kung gano'n. How proud si Daddy sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayong dalawa. He is a type of father who wants the best for her children. He is a strict parent when it comes in everything. He works so hard for us to get what we need. Pinaramdam niya sa amin na we are special. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan. Ikaw ang nagsakripisyo sa buhay nating kulang-kulang. Simula nung wala ang ating ina, ikaw ang naging ilaw ng tahanan. Ikaw ang naging ama't ina sa aming dalawa. Napakasayang pakinggan na ikaw ang aming ama.